Hello guys, welcome back to my channel. Ito, ipapakita ko sa inyo, wala siyang background music or audio itong aking pinapakitang video sa inyo, at lalagyan natin siya ng kanyang audio na galing sa ibang video. Sa mga first time na makapanood nitong aking video tutorial, ay nagtuturo po pala tayo ng editing tutorial gamit ang InShot application. Makikita niyo po sa aking channel na lahat ng features ng InShot kung paano gamitin ay meron tayong basic tutorial. Ito ay dagdag ko lang sa aking update ng mga bagong tutorial at additional sa InShot application. Ito yung sample, kukuha tayo ng extract audio from a video. Galing ito sa YouTube na dinownload ko. Ayan po, kukuha natin yung kanyang audio. May music background yung kanyang audio, kaya makakopy natin siya, ilalagay natin siya sa ating music background. Yan po yung aking nakuhang music background galing sa ibang video. Next naman ay kukuha tayo ng music dun sa aking library. Kasi dinownload ko to sa YouTube library para magamit kong mga background music. Ito na yung aking napiling ilagay na background music. Kung kukuha kayo sa YouTube library, wala na pong copyright yun. Kaya hindi na kayo mahirapang mag-check pa kung may copyright o wala yung inyong ginawang video. Kung may narinig kayong mga music na gusto nyong kuhanin na galing sa ibang video, i-download nyo lang yung video, tapos pag nasa gallery ng inyong cellphone, saka nyo i-extract yung kanyang audio katulad ng aking ginawa kanina. Kaya papasok na siya doon sa inyong ginawang video. Ayan po, patapos na yung aking ginawang video. Naglagay na tayo ng sample ng the end. Hanggang dyan na yung ating video. Ganito pala yung pagkat ng ating background music na sobra. Split nyo lang yan, tapos delete. Ayan, tanggal na yung ating sobrang background music. Ang next naman nating aayusin ay sa pagitan ng video tsaka dun sa the end. Kung gusto nyong pahinain yung inyong ending ng background music, pwede nyo siyang i-split. I-cut nyo muna sa ganyan. Kung gusto nyong pahinaan yung kanyang volume, ayan, 50%, gagawin natin 50%, tapos yung fade in, tapos fade out, yung pag-start ng kanta dun sa ating kinat na video, tsaka dun sa huli. Ang fade in pala ay yung pagpasok ng music kung gusto nyong malakas or mahina, tapos yung kanyang fade out, yung huli ng kanyang music, pwede rin yung malakas. Or pwede nyong hinaan yung pinaka last na music na inyong maririnig. Heto naman, ipapakita ko sa inyo yung sample ng aking ginawang video na mayroon na tayong nilagay sa gitna ng transition. Mayroon siyang audio. Tatanggalin natin yung ating music background para ma-highlights yung ating nilagay na transition sa gitna ng ating video. Split lang natin dun sa start ng ating transition tsaka dun sa ending ng transition para matanggal natin yung ating background music. Kailangan every mag-cut tayo ng ating background music, need nating mag-fade in tsaka fade out para mabalance yung kanyang music. Ayan, na-cut na natin sa pagitan. Kaya ating i-delete na yung ating background music. Ayan, wala na po siyang background music dun sa pagitan ng ating transition na ginawa. Punta naman tayo dun sa beginning ng aking ginawang extract na audio galing dun sa ating dinownload na video. Ito yung aking nagustuhan na background music, kaya kinuha ko siya. Ating babaguhin din yung kanyang volume kung gusto nating palakasin or pahinaan. Ang ating isiset sa 50% ang kanyang volume. Ayan, ang ating background music around 50%. Nag fade in tsaka fade out din tayo dyan. Pag start ng ating video, mahina. Tapos pag
ending ng background music, ihina rin siya. Heto na lahat yung kabuuan ng aking ginawang video. Sample lang ito para maipakita ko sa inyo yung aking paglagay ng mga music background sa aking ginagawang video. Kaya sana may napulot kayo kahit konting kaalaman sa paglalagay ng mga music background sa ating gagawing video gamit ang InShot application. Hindi ko na hahabaan itong aking video editing tutorial. Sana may napulot kayo kahit konting kaalaman. Ang inyong Star TV Pilipinas signing off.